Oh, wag yan na ipadala nyo! Bakit si Coach Chot, ang dami-dami namang coach? They don't see all the work that these guys put in. All the hard work. Wag yan, kasi mabagal yan. Wala yun, yun lang yung mga walang magawa sa buhay, bro. Alam lang nila, mambash ng tao. Titignan nila yung mali ng tao. Okay, Jay, may bagong topic today. Ano naman yan? Kawawa kasi yung bata natin eh. Ito yung problema sa Pilipinas eh. Masyado tayong mahilig man down sa kapwa natin. Karamihan, galit sa scenario na si Keeper Ravena ang point guard natin sa Gilas. Mamaya na po yung game. Alas 8. Sino ko laban? Dominican Republic. Oh, gotta watch this. Alright. Hindi nyo po alam gano'ng kahirap manalo sa World Cup. Tama ba? Ito po, si JJ Helterbad ang patunay, Philippine team. And that resulted, of course, in a 39 explosion. Oh! With the injection of JJ Helterbad, nakita natin Charlie, feeling inspired itong Barangay Ginebra. Score is time. Oh! Oh, God! JJ! Anong masasabi mo sa mga tao na nanda-down kay Keeper? Kasi mga, usually, social media era na to, yung mapapanood ni Keeper yung pambabash. Kung ikaw yung nasa situation ni Keeper, anong mararamdaman mo? First of all, competition internationally is so much different from playing here in the Philippines. Iba yung basketball style, iba yung tawagan ng mga referees. There's so much adjustments you have to make. And you're playing the best the other countries has to offer. So, mahirap talaga yung trabaho ng taga-Gilas natin. Even the coaching staff. As far as the situation with Keeper, I think we just have to support our coaches who know what they're doing. They've been doing this for a long time. And they know what's best for the team and for their system. So if they believe that Keeper is the best tamang point guard for that for this team, then support na lang natin. They have a good lineup. Kiniko, maganda yung papakita natin ngayon. Tapos dito pa sa Pilipinas yung laban. So home court advantage tayo. Sabihin natin kumpiyansa yung mga bata natin. And win or lose, support natin sila. May dalawang approach kasi sa mga ganyang situation. Hindi alam to ng mga nagagalit or sumusuport. Pero it is how Keeper will take it. Ngayon nagpe-prepare sila. Imagine mo si Keeper. Para siyang soldier natin. Ipapadala natin siya sa gera. Pero yung may mga tao, wag yan na ipadala nyo. Eh magsasacrifice na nga yung tao, di ba? Ibig sabihin, sacrifice ni Keeper to, pupunta siya sa gera, lalaban siya para sa inyo. Pero instead, Sino ba gusto nila? Ha? Sino ba gusto nila? Hindi ko nga alam eh. Ayaw nga rin nila sa coach eh. Meron din magsasabi sa mga comment section natin na, bakit si Coach Chot, eh ang dami-dami namang coach. So easy to say things like that, man, no? Oh, no. They don't see what goes on behind closed doors. They don't see all the work that these guys put in. All the hard work. Grabe. Hopefully, lahat tayo mag-support kasi para nga siyang soldiers natin eh. They will go there to fight for us. Diba? Pilipino, itadown yung kapwa Pilipino. Himbawa na lang si Keeper. Hindi nyo malang maisip. Sinasabihan nyo. Papunta pa lang sa World Cup, may pressure na. Right? Binibigyan ng pressure. Kailangan ko mag-perform. Kasi yung mga sinasabi ng mga tao. Baka ma-pressure siya, hindi siya makalaro ng mga... Alam mo yung mga coaching staff, may discard. Alam mo bakit taga-half-court shooting sila? Para mabawasan yung pressure, mag-have fun sila, di ba? Pero yung mga tao na nagsusupport, sasabihan mo yung bata na bakit yan ang kinukuha nyo? Bakit marami pa namang option? Meron pa si Pugoy din daw. Favorite daw ni Coach Chot. Magaling na pa si Pugoy. Galing na si Pugoy. Ang galing nga ng bata na yun. Batang yun. Pero may, wag yan kasi mabagal yan. Kunyari, nandyan sila Jalen Green, Jordan Clarkson, yeah. Justin Brownlee. Lahat sila nandyan. Lahat ng mga the best Pinoys ever. They will still find a way to say something negative, bro. It doesn't matter who it is. Ganun talaga ang culture natin. There's people that are just truly, truly looking for always the negative. And you can't win with those type of people. Kasi no matter what you do, hanapin talaga nila yung negative side. Doon sila nagpo-focus eh. Alam mo, tawag sa mga yon, tatalino. Alam nila lahat, sila ang magaling. Magaling ka mag-basketball. Kayo na mag-coach, kayo na maglaro. Magaling ka mag-coach. Magaling ka yung strategies. Grabe.
Ito nga, JJ Helgarad na. MVP ng PBA. Former Philippine team. Wala man lang sinasabing negative sa mga pinili. Gawin na lang, manood kayo, just clap your hands, and scream your lungs out, and cheer for them, man. If you guys want them to win, that's what you should do. Kasi pag ganyan ginawa natin, gagandahan sila. Kahit sino nang nandyan, if you support them, and if they hear us cheering, they're gonna level up their game knowing what's at stake. Siyempre, Kiefer, kung nanonood ka man, anong message mo kay Kiefer? Not just for Kiefer, man. The whole Gilas team, coaching staff, supporting staff, management, lahat. Just wanna wish you guys good luck, man. Hindi madali yung gagawin natin. Pero, kaya nyo. You guys have all the tools. You have the support of all the Filipinos here. Gamitin natin yung home court advantage. Everyone go out and support and cheer for the Gilas team. And let's make history, man. Good luck, guys. God bless you. Kayang-kaya niyan. Let's do it. Ay, balita ko, 50,000 na yung sold ticket. So, magugulat yung... Grabe yung price, bro. Narinig mo yung price? I mean, first of all, mahal NBA, yung ticket. NBA, bro. Sa NBA. Mahal yung ticket. Si Gerald Anderson bumili ng ticket, 200,000. Oh, yung ano, that's what I heard. May nagbigay sa kanya. Sa PIBA po, yung PBA Moto Club po, nakabang lang po kami. Baka gusto nyo po kami sumuport. Yes, we will be there. With my Gilas jersey on. Oh! Sa mga Gilas, kaya nyo yan. There's no doubt. Tayo mga Pilipino, lalaban tayo kahit anong mangyari. Yung sinasabi natin, susuka. Eh, hindi susuko. Alright, mamaya na po yung game. Sana supportahan natin. Good luck, guys. We got this. Andito kami lahat. Sana lahat tayo mga Pilipino, magkaisa tayo, no? Pero, ito, hintayin mo. Sana manalo tayo all the way. Pero if ever man, kasi syempre, matik na yan. Pag nangyari yun, anong gagawin yung mga tao? Mag-hate yung mga yan, for sure. Sabi ko nga, sabi ko siya, ipasa nito. Dapat ganito, dapat ganitong player. So sana po, wag. Tapos pag nanalo, sila naman yung nasa, ano, nagpapa-autograph kay Kiefer. So, shoutout sa mga no bike, no invite sa Canada. Boss Totoy. And babalik po ang PBA Moto Club sa Canada. Ginubo na uli natin yung lineup natin going there. Mga July-August daw. Si Poy-Poy kasama na. Saka si Mak-Mak. Marami kasing parang nagagalit kay Kiefer. Bakit kasali siya sa 12? So anong masasabi mo doon as a Mak-Mak Cardona? Para sa akin, deserving naman si Kiefer na malinap sa... Exactly. Ano. Tama. Nakita naman natin yung ano yung credential niya eh. Diba? Wala yung mga, yun lang yung mga walang magawa sa buhay, bro. Mas galit pa sila sa sarili nila kaysa kay Kiefer. Yung energy nila, i-boost nila kay Kiefer na yung hate nila dun. Anong motibo mo? Bakit? Ano gusto mo? Bakit ini-hate mo yung tao? Wala namang ginagawa sa'yo. Hindi ko naman nilalahat, diba? Yung iba naman may alam sa basketball. Pero, imbis na hate natin yung tao, suporta na lang natin, diba? Hindi kasi nila alam gano'ng kahirap manalo. Hindi nila alam kung gano'ng kahirap mag-basketball, maging player. Okay. Alam lang nila mambash ng tao, titignan nila yung mali ng tao. Kaya the mere fact na naging import siya sa Japan. Magaling talaga si Kiefer. May capability yan, diba? Bata pa lang yan, nakita ko na yan. Na magaling talaga. Nakita mo naman yan, angat na angat yung laro niyan, UAP pa lang. Anong message mo sa kay Kiefer saka sa Gilas Pilipinas na lalaban later? Guys, good luck sa inyo at sana manalo tayo ng dalawa sa tatlo. Papanood ko si ni Kiefer to, anong sasabihin mo sa kanya? Eh, gagawin ko motivation to. Ipuprove ko dun sa mga nagbabash sa akin na deserving ako sa top 12 talaga. Si Brother RJ, all the way from Canada, di ba? Kailan ka dumating? August 13. Hanggang 27. Right. So si RJ, sa mga hindi nakakalam, siya yung tumulong sa amin sa airport nung naliligaw kami. Ito makakalimutan dahil without kay RJ, mauiwan kami ng airplane. Naging topic namin si, kilala mo si Kiefer Ravena. Pro ka ba o against kay Ravena na nasa 12 siya? Pro. So gusto mo si Kiefer? Kasi meron kasi naging issue ngayon, lalo na sa comment section namin na bakit daw isinama si Kiefer sa 12? Bakit daw favorite siya ni Coach Chot? Ang dami-dami daw choices na magaling na point guard and everything. So ikaw, as a taga-Canada, OFW natin, nakababayan natin, ano masasabi mo sa nang babash or nagda-down kay Kiefer? Manonood din naman yung mga basher eh. Manonood lang sila tapos makikita nila bakit siya yung pinili. Kaya ano na lang, so, keep an eye lang. Para sa'yo mapipigure out nila. Oo. Pag napanood na nila, kung bakit siya talaga pinili. Oh. Brother, thank you sa pagbisita sa amin. Alam nyo guys, pumunta pa si RJ dito para makita kami. Nilabas ka na daw ni JJ? Opo. Pinashell ka na? Sa feeling flow.
Of course. Alam mo ba ako sino mayari ng Pin & Glow? Boss Monching Dalisayon, of course. Sa mga hindi alam yung Pin & Glow, the best restaurant sa Timog. Ang sarap ng food, di ba? Masarap, sobra. Lalo na yung manok. Chicken. Ay, kinahin mo yung peri-peri chicken. Oh, okay. Favorite ko yun sa Pin & Glow. Pag kumain ka sa Pin & Glow, makakalimutan mo pangalan mo, Joe, di ba? Ano yung favorite mo sa Pin & Glow? Peri-peri chicken. Ikaw din? Pare-pares tayong favorite. Pag natikman nyo yung chicken dun sa Pin & Glow, makakalimutan yung pangalan nyo. Alright, so may meeting kami, RJ. Thank you, ha. God bless sa'yo. Salamat sa pagbisita. And always stay... amazing. Alam niya rin, di ba? Random yan. Just remember, no hate, but always stay... amazing.